Hey, I'm Michael Gelia, Dynamic Positioning Operator in one of the world's leading offshore company. Welcome to my channel. Gusto niyo po makita, malaman, ang trabaho namin mga seaman, then you're in the right place. Please subscribe to my channel and click that bell. Hello mga kabady, kapamilya, kapuso at mga kabaro ko sa profesyon, sa profesyon ko bilang seaman. So i-share ko lang sa inyo yung parang new normal na ngayon na ano na ginagawa ng mga shipping agency, specifically pag sasampa ka sa mga foreign ports. So i-share ko lang sa inyo yung karanasan ko, especially during schedule ng sampa ko dapat, which is April 8, pero na-cancel dahil ang barko ay nasa Brazil. And yung crew change ng papalitan namin ay na-cancel dahil lahat ng international flights outgoing coming from Brazil ay canceled out. So na-postpone siya, naging April 15, then ganun pa rin ang nangyari, cancel out pa rin. Tapos nag-schedule ng May 20. So yung May 20, I believe napulso yun, dahil yung mga Scandinavians ay nakasampa sila at nagkaroon sila ng crew change. Mayroon lang silang ano, mayroon silang chartered flight galing dito sa may Amsterdam papuntang Brazil. So ngayon parang naging normal yung practice yata ngayon. Yeah, it's fine. Keep an eye on it, right? No problem. Thank you, sir. Thanks for checking. Isa sa mga airport security, kasi as ano yan, as a practice talaga, lahat ng mga unattended luggage chine-check nila. Kapag walang ano, walang nag-claim na sa kanila yung luggage na yan, kukuhanin nila yan at saka it's either na isusurrender nila sa may security counter nila. I don't know kung i-announce publicly kung sino yung mayari niyan, or it's either na i-dispoil o i-discard, kasi sa security ano yun, security reason na rin yan para sa lahat. So kaya na gano'n, nag-bat in si kuya, nagtanong kung akin ba daw yung bagay na nasa likod, and I say yes, it's mine. So ngayon, balik tayo doon sa pinagawa sa amin. Ito yung ano, yung crew change namin na to ngayon, alis namin ngayon. Medyo masasabi ko na medyo challenging, at saka at the same time parang out of plan talaga. Hindi ko lang alam kung saan nag-root ito. Very disorganized. Kasi 2 weeks or a week before ng expected namin na crew change, which is 28 dapat. Kasi ang sabi ng mga kasamahin ko sa barko is June 28. Tapos nagtatanong sila sa akin kung ano daw yung balita. Sabi ko wala pa naman akong update. So ngayon nabigla kami na 23 ng gabi. Nag-text ako sa may crewing manager namin at saka sa assistant
crew coordinator, ang sabi niya, alis namin is 26 ng gabi. So parang nagulat ako ngayon. So sabi ko, ma'am, yung 26 ba na yan is final na yan. Ngayon ang sagot is medyo pa isa-isa. So parang hindi ako comfortable sa ganung setup. Kaya nag-send ako ng message. Sabi ko, ma'am, pwedeng pakiklaro lahat. Ano pa bang pwede kayong pwede kong i-comply or kung dapat kong i-comply? Kasi kung mayroon pa kayong ipapagawa tapos 26 yung alis, ay medyo ipit na po tayo. So schedule wise, it's really difficult na para sa amin na mag-travel pa in and out, especially this time of pandemic, kasi nandiyan na yung pila, may cut off, social distancing. So kakain ng ano, kakain ng oras. So ngayon, ang sabi sa akin is, sir, kumuha ka ng anong may pinadala kami, sa attachment. Pilapan mo yan, tapos panotarize, tapos i-send back mo sa amin. So doon pa lang, sa notarize pa lang, although na madali lang naman kung mayroon kang abogado or na notarial service na mapuntahan ka agad. So since nga sa time na to ngayon, usually karamihan sarado. So lucky on our part ay nakapag-panotarize ako the following day, tapos nafilapan ko lahat yung isang attachment at saka nai-email back ko sa opisina. So tapos mayroong pahirit uli, mayroon pala kaming swab test. So yun medyo kinakabahan ako, kasi usually kami ng misis ko yung nag-grocery. So every now and then, pag nag-grocery kami, naka-full PPE kami. So papakita ko sa inyo yung parang normal na sinusuot namin ng misis ko, which is itong surgical mask, tapos dinodoblehan ko siya ng ganito para mas ma-cover up siya, especially yung nose at saka yung mouth ko. Yan. So medyo nabawasan yung supply ng ano. So I would say na medyo, lalo na kung nagmamadali ka, naglalakad ka, or medyo nagmamadali ka sa pupuntahan mo, medyo hihingaling ka ng konti. At saka sumusuot po ako ng safety glass. Pero sa ngayon, since na bumili yung misis ko ng ano, ng face shield, yung face shield na kami yung police. So yung parang normal na nasusuot na kapag lalabas ka, makamalingke, mag-grocery. Kahit nung nagpunta sa opisina, kahit dito sa ano, kahit dito sa ano, ito na yung ano, ito na yung suot ko, parang maging normal na. Pati sa aeroplano, ito yung suot ko, naka face shield at saka naka sombrero, ganito. So nung natulog ako ng biyahe mula Pilipinas hanggang Doha, Qatar, ito po yung suot ko. At saka hindi ako gumamit ng kumot sa aeroplano as precaution na rin. Pero I believe na nalaban naman niya ng maayos, so na-disinfect naman ng maayos. Pero ang sa akin lang, medyo umiiwas lang ako. Hindi ko rin kasi sigurado. Yung gamit ko lang is jacket.
at saka ito. So, so far okay naman. So ngayon, dito na kami ngayon sa, ano, sa may Amsterdam. Naghihintay po kami ng next flight namin, which is tomorrow night. 2200. So dumating kami kanina mga 13:45. Tapos ang flight namin is tomorrow 2200. So bali more than one day po kaming maghihintay dito. So ang pagkain namin, kami na lang yung bumibili. Since na yung iba mayroon namang kasadbas, pero yung iba hindi daw po nabigyan, kaya yun yung medyo mahirap. Kawawa naman yung mga iba kong kasamahan. So sa akin mabuti yung pera ko. Talagang ininsist ng misis ko na daling ko, kasi nung lockdown medyo talagang nagamit din namin yung savings namin. So yun nga, balik ako dun sa parang magiging normal na practice. Ewan ko lang kung ibang kumpanya sa mga kabaro kong mga seaman dyan, ay baka ito na rin yung magiging practice bago tayo susumpa. Kasi kami ay may health declaration na pinilapan, pinanotarize, at dinala namin yun sa airport, plus pinaswab test po kami. Tapos yung result ng swab test, dinala namin yun. I think it would be also the turning point kung either na pasasampahin ka or hindi. Kapag ang result ng swab test mo ay negative, so pwede ka mag-travel. Pero kung positive, for sure ay pa-quarantine ka na. It's either na i-separate ka na, ilagay ka na sa may quarantine facility, o depende sa suggestion ng ano, ng opisina niya. It's either ang result mo ay pa-forward mismo sa may DOH kaagad para magawa ng action, isolate ka, gagamutin ka, quarantine ka, health protocol, sa kanila po yung call. So far, at least yung result namin ay negative po kami, kaya nakapag-proceed kami, 16. So ngayon, may mga ano kasi, may mga ibang bansa kasi na hindi tumatanggap ng mga onsigners, kasi dapat ang crew change namin sa Brazil. So pinatapos muna yung project sa Brazil, demob, sailing yung barko papunta sa may Barbados. So doon lang kami allowed na mag-join. So nag-join kami, so nag-flight kami mula Philippines, Doha, then Doha, Amsterdam, then Amsterdam to Las Palmas, then Las Palmas, Barbados. So medyo mahaba-haba pa yung iba biyahe namin. Kaya medyo medyo nag-a-adjust na tayo sa may new normal or new practice. Every now and then. So gaya ng nabanggit ko, mukhang marami na tayong kailangan i-comply mga kabaro, like health declaration, ipapanotarize, tapos swab test, medical, tapos kami meron pa kaming TB test or skin test. So kinunan din kami yan. So mukhang parami na ng parami ang kailangan sa ating mga seaman, kaya medyo paigpit na ng paigpit yung mga requirements sa atin. Kaya ewan ko, hopefully makakita na ng makahanap na ng vaccine para sa may virus na to, or yung COVID-19.
marami kasi ng ano, maraming nawalan ng trabaho. Kawawa naman. Sa Pilipinas lang ang dami. Ang daming nawalan ng trabaho. Kaya naisip ko na lang kahit ano, kahit mapalayo muna kami ngayon sa ano, sa pagpamilya namin. Kaya makapagtrabaho naman muli kami ngayon. So ang oras ngayon dito sa ano, sa may Amsterdam is 1800. So ang oras sa may Pilipinas ay midnight. So tulog na ngayon yung ano, tulog na ngayon yung mag-ina ko. At bukas ko na lang uli sila ma-update about sa ano, about sa status namin. So ngayon, kung papakita ko sa inyo, ito yung ano, ito yung Schiphol Airport. Dati-rati ay napakaraming tao dito. Itong lugar na to na inuupuan namin, halos puno ito palagi. Kasi merong ano dito, merong mapagpahingaan, merong higaan, at malapit sa ano, malapit sa toilet, malapit sa mga kainan. Pero kung makita nyo ngayon ay halos wala. So papakita ko lang sa inyo yung buong ano, yung buong area na pwedeng sakop ng ano, masasakop ng video na makukuha ko. Ayan mga kababayan, halos walang tao. Kami lang. Kami lang ang tao sa ngayon. So mga kababayan, hanggang dito na lang muna. At i-update ko na lang kayo bukas. Maraming salamat sa pagpapanood ng video na to. At kung huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa channel na to para ma-inform po kayo kapag mayroon akong bagong video na ano, na i-upload. Maraming salamat po at stay safe po. Keep safe. Stay safe po sa lahat.